acid na pabalitan na mag-back out daw ako. Hindi po totoo yan. Tuloy ang laban ni Manny Pacquiao. Hindi po, wala po sa vocabulary ko yung mag-back out. Kung makikita niyo ang strategy ng kampanya ko, eh, talagang yung mga mahirap ang pinabalikan ko. Sinusuot ko yung kung saan maraming mga mahirap dahil gusto mo alamin talaga ang kanilang mga sitwasyon. Kaya yun yung kampanya natin. Hindi tayo katulad ng mga ibang na kampanya dahil minsan ang nadadala doon ay hindi narinig ng mga mahirap. Kaya yun yung kampanya natin, style natin. And then, kung sino man yung nagpakalat ng mag-back out ako, baka kayo ang gusto nyo mag-back out, hindi ako. Suportahan nyo na lang ako. Huwag na magkaisa na lang tayo kasi ito pinaglalaban ko para sa sampay ng Pilipino sa mga naghihirap. Hindi ito para sa isang negosyante o isang nasa likod na nakasuporta. Yan lang. Ang akin is maliwanagan lang yung mga bagay na yan. Pangalawa, yung may kumakalat na doon sa pabahay form ko, namibigay ng ID at nagpapabayad, binibinta ng 250 pesos. Hindi po, ang pabahay form po, libre po yun, walang bayad. Linawin ko lang, walang bayad. Kung may naniningil man, subungin po sa akin at ipapakulong ko. Dapat tulungan natin ang taong bahay, hindi nanakawan at lukuhin. Isa yan sa pinakaayaw ko, nung manluko. Kaya, itigil nyo na yan, sino man gumagawa dyan. Kasi pag nanguli ko kayo, bantay na kayo. At pangatlo yung sinasabi ko na mas maganda siguro kung pagdating ng panahon, pag okay na lahat, ay depende na sa tao, optional. Kung magsuot ka ng mask, or face mask, or hindi, ikaw na bahala, nasa sarili mo na yun. Mas maganda kasi kung totally okay ng lahat, na hindi na kailangan mag-mask, dahil ang pagmamask ay gastos din, another gastos din yan. Mas malaki ang may-save natin pagka wala na yung mask. So yun lang po. At ready na po ako sa mga katanungan ninyo. Hello, Senator. My candidate po sa ABS-CBN. So sir, kumusta po initially yung pagbisita nyo dito sa Cavite? Saka bigyan nyo na kami ng konting statement. Gano'ng kahalaga sa inyo itong probinsya na to, sir? Bumisita tayo dito dahil maraming mga mahihirap na nakatira dito, kaya doon tayo pumunta sa kanila. Lalo-lalo yung mga nagtitinda ng tahong at alaba. Pagdating ng panahon, tutulungan natin sila. May mga bagong kagamitan na ngayon, modernong kagamitan para sa pagnegosyo nila. Ano po, Senator, nabanggit yung mga pinutahan yung maniging pangalan ng dalawang alaba at saka tahong. Ano po yung nakikita yung pwedeng programa ng gobyerno sa kaling kayo manalo presidente para matulungan yung mga nasa seafood industry? Because I know you're also from Jensen, Sargani, seafood din yung negosyo ng marami. Ano po yung magandang gawin? Unang-una yung sinasabi ko na yung modern equipment para hindi sila mahirapan at tulungan din sila na hindi sila pagbawalan. At kinit sa lahat, sa financial support, nandiyan din ang ating gobyerno. Senator, paano po yung stand ninyo? Kasi lalo na po sa area ng Zambales, yung mga isla natin pinabawalan, Shine Coast Guard, nag-iibot doon, binabawalan sila mga isla sa sarili natin area. Ano po yung magiging policy natin? Paano natin sila po protektahan? Hindi natin na papayagan na hindi makapangisda ang ating mga kababayan. Unang-una, pwede tayo maglagay ng mga coast guard dyan para magbantay sa mga isda
nang malaya sila makapagpahisga sa ating bakuran. Senator, 2 points lang po. First, doon po sa opening statement ninyo regarding sa nagsasabi na magbabakaw po kayo. This is not the first time na may lumabas po ganyang balita or information. Ano na po masasabi ninyo na patuloy pa rin yung mga ganitong information or balita na nagsasabing kayo po magbabakaw? Bakit po kaya na may ganong sinasabi palagi? Strategy nila yung na the way na para masira ako at mabawasan, mag-gain sila ng momentum, lumakas sila. Yun ang siguro ang style nila. Pero, hindi naman ang Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Opo. Sir, mapapunta lang ako dito naman sa Cavite. Some presidential candidates na nagpunta po dito, napabalita na naghakot, nagbayad ng tao para dumalo sa kanilang mga rally or sortie. Ano pong insight ninyo sa ganung klase pangangampanya kung sakasakali po? At kung kayo po dito sa Cavite, kailangan nyo bang maghapot o magbayad po ng tao para tumalong sa mga pupuntahan ninyong lugar? Ako, sa totoo lang, pangit masyado yung maghapot ka. Ako, hindi ako naghahapot ng tao. Yung nandyan, talagang makita niya naman na hindi hakot ang mga tao natin. Talagang mga mahihirap yan. Matagal nang umaasa. At may nabalita ako na may bayad na yun eh. Yung style siguro na baka walang pupunta pagka nangampanya sila. Senator, clarify ko yung sinabi niyo kanina sa forum, no? 400 million pesos po yung ilalaan niyo sa pagpapahay program sa Umansa. Tapos, tama ba, Senator, saka magkano yung nakalaan for Cavite? 400 billion. Billion. Tapos sa Cavite po, magkano yung ilalaan po sa Pakoro? Dito sa Cavite, kumbaga yung 400 billion, i-divide natin yan sa mga city, sa municipality, province. Kasi marami yan eh. Kung unti lang yung walang bahay doon, so mag-ano ka lang ng 2 billion, download ka 3 billion, yung iba 3 billion, yung iba 5 billion. Depende sa bilang ng maraming walang bahay. So taon-taon yan, lahat, in 3 years siguro, matatapos natin yan. Lupuin natin yung korupsyon, at higit sa lahat, palakasin talaga natin yung ekonomiya natin. Para lumakas ang ekonomiya natin, suportahan natin yung micro small medium enterprises. Sila ang mga unang tatawagan natin para sa para magkaroon ng pabahay. Alam mo, na-surprise nga ako, hindi lamang pabahay ang marami, kundi hanap buhay talaga, tsaka trabaho. Yun ang marami. Senator, anong masasabi niyo po dun sa pagbabawal ng COMELEC sa observers, sa printing ng mga balota at configuration ng SD cards na gagamitin sa eleksyon, kayo bilang kandidato, nag-aalala po ba kayo dito? Nag-aalala ko, pero wala man tayo magtiwala na lang tayo sa pamilit na kampanya nila ng tama, ng tapat ang halalang ito. Dahil ito ay demokrasya naman tayo. So, naway ang ating mga kumilig commissioner ay kapatayan na ba? Naman sa akin. Ang tinukoy po nilang dahilan doon ay health issue. Kung pinag-aakalan po nila na i-live stream yung printing ng balota, okay po kayo doon? Ako okay lang. Okay lang. Live stream. Para makita ng tao pa yun. Good afternoon, Senator. Itong mga past 4 weeks na nun, sinsimula ng mga kampanya, nakikita mo at maganda yung pangtanggap sa'yo ng tao sa probinsya, nakikita mo natural yung kanilang mga reaction sa'yo para talagang hindi ganun karamihan pero makikita mo enthusiastic.
sa tingin nyo ba yung pagpunta nila sa mga sorties at rally mo, hindi kaya hindi ka pa napapaanan ang tingin nila sa iyo kasi ang tingin nila yung boxing legend, hindi yung Manny Pacquiao na politician? Mayroon tayong masinere sa ground. So, ano man yung masinere sa ground, alam nila yun. Kailangan nila na parang lumakas yung masinere rin sa ground, makita nila ako. At makawayan ko sila at marinig din. Pero I mean, tiwala ka ba, Senator, na yung mainit na pagtanggap sa iyo would translate into votes? Yan ang minamaximize namin ngayon. No, mahirap naman sabihin na lahat yun, atin na lahat. Eh, hindi naman lahat. So, we're trying to maximize it na nabubuto talaga sila sa atin. Kaya hindi lamang yung pag-iikot natin, mayroon tayong ground machine lang. Ano lang, medyo segway lang, si Jim Will na laban bukas amateur at isang tabakay. Saan kayo? Hindi pa. Bukas laban niya. Bukas pa lang. Amateur. Huwag mo sabihin siya. Pinakapahan ako eh. Ako hindi ko kinakapahan sa sarili ko, pero pag alam ko, hindi ko. Salamat. Okay, thank you. Okay, yun lang. Okay na po. Sige, kaya managintay pa sa akin. Senator, may 10 minutes interview ko na. Sa palit. Okay, go by the news. Ayan po si Madam. Hi.